Good morning, guys! Welcome or welcome back to my channel. So for today's vlog, ay gagawa na naman tayo ng bagong video. At ang video na to ay bleaching my hair. And of course, kukulayan din natin siya ng ash gray. So, tingnan natin kung magiging successful tayo. At ayun, disclaimer lang, hindi po ako professional na stylist. Hindi din ako nag-aaral tungkol sa buhok. Lahat po ng gagawin ko is sa sarili ko lang or own experience and sa pagre-research ko lang. So, kung may mali man akong magagawa, hindi naman akong pagalitan. Okay? So, yun. Kwento ko lang, no? Nakapag-bleach na ako dati. And ito yung itsura ko dati nung nag-bleach ako. Ayan. So, ang tagal na uli bago ako nag-bleach. Ngayon lang uli. Mga 3rd year college yata ako nung nag-bleach ako. E 5th year college na ako. So, 2020 na ngayon. Mga 2018 siguro yun. Nag-bleach ako ng buhok. So, yun. And, ano pa ba? Yung pag-bleach natin is, tandaan nyo, kapag nag-bleach kayo ng hair is, pinapatay nyo na yung buhok nyo. So, kailangan ng matinding pag-aalaga, mga hair care products para sa buhok nyo. And yung buhok ko, ayun na siya. Gusto ko sana siyang ipa-reborn muna or pahabain bago ako mag-bleach ulit. Kahit na taon na yung nakalipas nung huli ko bleach. Kaya lang kasi, nagtampo na yung buhok ko, kaya hindi na siya humahaba. Ang init. Hindi na siya humahaba. So, feeling ko naka-survive naman siya. And syempre, bago ako mag-bleach, kailangan natin mag-test trends. So, mag-test din ako kung mapuputol ba yung hair ko. So, pag mapuputol siya, hindi natin itutuloy yan. Tapos, yun. Kailangan, gagawin ko to sa labas kasi ano, medyo ma-up dito sa mata. Tapos, baka magtulo-tulo ako. So, sa labas natin siya gagawin mamaya. Tapos, kailangan nyo rin ng katulong para mas maging even yung pagpapahid sa hair nyo and maging pantay-pantay siya. And what else? Ayun. Rebonded din pala ako. So, ang sinasabi ng mga hair stylist na expert, nagre-research ako, bawal ka daw mag-bleach kapag rebonded ka. Pero, pwede naman maulit. Kaya lang, ipapahinga mo nga muna or ipapahabain mo muna or nagtitreatment ka. So, ako, hindi na ako nagpapareban. Kahit wavy na yung hair ko, ayan o, wavy na siya, hindi ko na siya papareban. Kasi nga, sobrang takaw na ng buhok ko sa mga chemical sa buhok. So, hindi ko na siya pinapareban. Pinapatreatment ko na lang siya. Yung mga recommended na treatment, yung mga Brazilian, keratin, ganyan, spa, hair spa, yun, para medyo lumambot yung buhok mo and medyo makasurvive siya kapag dahil nga sa mga hair coloring and sa mga bleaching na nasa hair mo. Yun. So, ako, since halos isang taon na yung nakalipas nung huli kong bleach, and mga 8 months na din yung nakalipas nung nagpareban ako, so, itatry ko ulit siya. And, wala lang, kasi parang gusto ko lang ng new look. Eh, kaya lang, di ba COVID ngayon, parang natatakot pa rin ako pumunta sa mga salon. Lalo na kung yung salon na pupuntahan mo, eh, sobrang kilala siya, so sobrang daming tao doon, di ba? So, ayun, lahat ng bibili mga product na papakita ko, pinili ko lang to sa Shopee. Tapos, ayun, nanood muna pala ako ng mga DIY bleaching sa buhok nila, ganyan, coloring, bago ako mag-proceed dito. And, ayun nga yung hair ko ngayon, no? Ayan. Kapag daw pala nag-black ka before, nag-bleach ka tapos nag-black ka, huwag mo na ituloy kasi lalo masisira yung buhok mo kasi nag-bleach ka tapos nag-black ka, di ba yun? Huwag mo na daw ituloy yun. Kaya, sa akin naman, di ako nag-black. Ang huling kulay ko nga is, ayan, brown. Tapos bumaba na siya, oh, itim na yun dito ko. So, yun. Ang init po is sa pawis ako. So, lalabas tayo para sa labas natin gawin yung bleaching hair camera root. Tapos magpapatulong ako. So, update ko kayo. Magpapalit din ako ng damit kasi kailangan yung damit na suot nyo is yung pwedeng mamansyahan and mga peri-peri lang ng mga damit. So, bye! Okay guys, so nakapagpalit na ako ng damit na gagamitin ko na pwede siyang malagyan ng bit ng bleaching powder ng mga pangkulay. Ayan, importante magpalit kayo ng damit. And then, ito yung mga binili ko sa Shopee na gagamitin natin today. Yung gagamitin kong bleaching powder, itong Colicy, yung color blue.
Madami to kaya sobra pa to sa buhok ko kasi manipis saka maiksi lang yung hair ko. Tapos bumili ako ng Bremod na 9% 30 volume yung 1,000 gram. Ayan siya. Tapos gagamitin kong toner para ma-tone down yung pagka-bleach ng buhok ko is yung EBSA Salon Expert. Isa lang kasi nga manipis lang naman yung buhok ko. Tapos maiksi. 019 Ash. Ayan siya. Sabi nila maganda daw to. Tapos kailangan din natin ng pantakal. Yung pagtatakal sa bleaching powder at saka sa dito sa collagen hydrox natin. Yung hydroxide. I1:2. Tapos kailangan din natin ito. Ito yung paglalagyan natin. Tapos yung brush. And then foil. Kailangan natin ng foil para mas maganda daw pag nagbe-bleach kapag naka-foil. Para mas yung kumulay talaga yung bleaching powder para one time ka na lang mag-bleach. Kasi nakakasira masyado pag 2 times, 3 times ka mag-bleach. Yung sobrang platinum. So yun, kailangan natin ito. And then, ito yung bumili din ako ng mga tools. Ito, yung clip. Tapos yung para sa tenga, nakaluwag-luwag tayo. Para hindi siya, ma-update kasi yung bleach para hindi siya masyado madikit sa balat mo. And ito, bumili din ako yung parang sa salon yung may magnet. Para dito sa likod mamaya. Para safe talaga yung balat natin mamaya yung batok natin. Tapos, yun lang yung mga kailangan. Tapos, naligo na pala ako. Tapos, hindi ako gumamit ng conditioner kasi hindi tatalab yung bleaching powder pag may conditioner sa buhok nyo. Tapos, purple shampoo yung ginamit ko. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, medyo tuyo na siya pero papatuyuin ko pa para mas kumapit. Hindi masayang yung bleaching powder. And gagawin ko muna pala, magte-test run muna ako. Kailangan yun kasi para malaman ko kung kaya pa ng buhok yung bleaching powder. Mga ganyan lang. Tapos, kapag mga 15 minutes, pagka parang nagra-rubber siya, hindi natin siya itutuloy. Ibig sabihin kasi na hindi na kaya ng hair ko. So, magte-test run muna tayo. Hello guys, ano to? Naglalagay lang ako dito para sa bato. Optional lang to. Tissue yan. Tapos, lalagay ko na yung binili kong cup. Ay, pag mag-bleach pala kayo. Wag mahirap pag yung sarili nyo. Kailangan may katulong kayo. Maghanap kayo ng mag-bleach sa inyo kasi delikado yung bleach eh. Saka, para mas even yung pagpapahit. Huwag kasi ikaw lang, baka putyo-putyo, tapos madikit po agad sa anit mo, mapuputol yan. Kasi may allowance lagi pag nagbe-bleach, 1 inch away sa anit, tapos idudulo mo lahat yung anit pag nakulayan mo. Kasi mabilis lang kumula yung anit eh, yung part nun. So dapat dito ka magsimula sa ilalim pataas, tapos 1 inch yung layo niya sa anit. Tapos pag na-bleach mo na lahat, saan mo palang ilalagyan yung anit mo. Kasi nga, super bilis kumulay ng bleaching powder pag sa anet dito sa taas. Yun, so magpatulong kayo kasi ako magpapatulong lang din ako. Thank you.
ako, nalagyan na lahat. Bababad ko lang ng mga 30 to 45 minutes. Tapos aalisin ko, saka ako papalagyan tong pinakaibabaw or yung anit. And then, i-update ko kayo once na mabanlawan ko na siya. Ito, super babad na ito, guys. Kaya, wala na talaga soup. Kaya, papahingahin na namin yung buhok para makahinga siya. So, nagtanggal kami ng isa. Yan yung kulay niya. Ayan. Tapos, lalagyan na namin yung anit niya. So, yun. Update ko kayo mamaya. Ito kasi super tagal lang nababad, eh. Kasi, natagalan kami. So, yun. Lalagyan na namin yung mga anit. Okay, guys. So, update lang sa hair ko. Nalagyan na yung ibabaw. As you can see, nag-yellow or nagpa-platinum na to. Ito, hindi pa. Tapos, sobrang hakdi niya sa ulo at sa anit. So, ayun. Tiis ganda. So, babanlawan ko to. Bababad ko lang ng 45 minutes. Tapos, ayun. Papakita ko sa inyo yung kakalabasan niya. Tomorrow. Good afternoon, guys. So, I'm back at second day ng pag-process ng hair ko, yung pag-bleach and pagkukulay. So, ito na yung naging result ng buhok ko after kong mag-bleach ng isa. And hindi ko na ito i-bleach kasi nakakatakot na baka masira yung buhok ko. Kasi nung nag-bleach ako, saka nagbabanlaw, nagsusuklay kahapon. Ang dami niyang nalalagas. Kaya one bleach na lang yung ginawa ko. Tapos, nabanlawan ko na ito ng purple shampoo. Anti-yellow shampoo kung tawagin. Pero mas kilala siya sa purple shampoo. Ayun. Nakatulong nga yun eh kasi hindi siya ganong nag-brassy. Nung unang banlaw ko may brassy. Tapos ngayon, ito yung mga ito hindi siya kinaya ng bleach. Pero hayaan mo na. Kasi yan na yun. Tapos nag-test trend ako ngayon. Ayan. Ito na yung kinalabasan niya. Ayan. Gray siya oh. Nag-test trend ako. Sample lang. Tapos, ngayon ako magkukulay. One day yung pinahinga ko. Kahapon, November. Ano kahapon? November 7 kahapon. And ngayon, November 8, 2020. So, ngayon ako mag-gray ng color. Naiya din kasi ako lumabas sa buko kasi hindi siya naging pantay-pantay. Kaya, ayun. One day ko na lang ipapahinga. Pero mas maganda daw kapag 3 days or 1 week mo siya ipapahinga. Pero, ayun. Gora na. Magiging maayos na din to kasi ang ganda nga o. Ito yung bed kong color talaga. Gray na siya. So, ayun. Binlower ko na yung buko, pinatuyo ko na. Kasi importante na pang magkukulay kayo ay tuyo yung hair nyo. Tapos, huwag kayong gamit ng conditioner kasi hindi kakapit yung coloring natin. Tapos, ayun, magpapatulong ulit ako para mas even yung pagpapahid. Ito yung ginamit ko, yung EPSA na hair color, yung 019 or ash. Ayan siya. So, ayun. Papakulay na tayo. I mean, update ko lang kayo mamaya pag napahid na niya lahat. Kasi mamaya mahapdi yan. Kasi isang araw lang yung pahinga ko. So, let's go. Ayan, yung pangkulay natin. Nahalo ko na. Hindi ko kasi na-video nung hinahalo ko eh. Pero yan yung itsura niya. Pag pinahid mo yun sa buko mo, syempre gray yan. So, papapahid mo na. Nagmas ako kasi masakit sa ilong bantot. Yung suot ko pala ngayon, yung kahapon kong suot, ayan, kaya puro ano siya, yung bleaching powder, pala isang labahan na lang. Finally, I'm back and after pag-bleach ng hair, buhay pa naman yung hair ko, hindi nasunog and all is well. And as you can see, ayan, ito na siya yung final look niya. Although may mga patch pa siya nang parang may naiwan pa siya dahil siguro mag-a-adjust pa yung tone ng color ng hair ko after 3 days. So, i-update ko kayo sa magiging hair care ko. But look at this one, oh, nag-gray na siya. So, I'm happy na din sa naging resulta. Pa, diba? So, wala lang. Wala. Ngayon ako nakapag-hair color ng ganito. But then, ayun nga, sundin nyo lang yung mga nilagay ko or yung naging process ko. Kung paano ko to ginawa. And, by the way,
Kaya naging ganito yung result siguro. Hindi siya super perfect. Syempre wala namang perfect girl. Siguro dahil rebounded nga din ako before. Pero pinahinga ko naman siya bago ko to i-preach. But anyway, just follow all the things that I've done sa video na to. So, ayun. Saka yung lahat ng product na ginamit ko is nasa description box below. So, madali nyo siyang mahanap. Sa Shopee ko lang siya lahat nabili. And wala, super happy ako sa naging result ng hair ko. Compare sa bago natin siya kulayin, which is this one. Ayan, diba? Diba? So, sobrang dark and black yung hair ko nun. But ngayon, it's light na. Eh. Parang nag-ash nga siya. And may tone siya yan, no? May pagka-ash siya. So, yan. Nakakaputi din pala yung ganitong color. Yan. And medyo may bagyo kasi. Kaya iba yung lightning natin ngayon. Kaya siguro, mas maganda to kapag sa araw. Mag-i-insert na lang siguro ako ng photo kapag nakapag-picture ako during the natural lightning lang or sa araw lang. Sa sunlight. Yan. And yun lang lahat yun. And papahinga ko to, baka hindi ko to iligo ng 2 days para mas makita natin yung tunay na color niya kasi mag-oil pa to. Yung oil sa hair mo, lalabas yan. So, yun. And I will update you sa naging hair care ko or magiging hair care ko. Kasi diba, kailangan pag bleach ka, you need to alagaan talaga yung buhok mo. Dahil nga, pinatay mo na nga yung hair mo best, no? So, that would be all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye!